So, ngayon guys, hello muna kayo. Hello muna. Hi. Ayaw niya kasing umalis. Gusto niya daw mag... Vlog. Gusto niya daw mag-vlog. Eh, kagulo-gulo naman. Tahimik ka lang? Para marinig nila yung sasabihin ko, ha? Opo. Kuha lang dyan. So, yun guys. So, share ko lang sa inyo itong, Superbklean Magnetic Energy ng Longrich Philippines. So, meron tayong kulay, violet. Ito yung night pad. Ito naman yung ating day use. Meron siyang 8 packs. Ay, 10. Ito, 8 packs. Ito naman yung day use. And meron tayong panty liner. Panty liner, guys. Ito naman ay 30 packs. So, medyo malambot kasi ginagamit ko siya. So, kung mapapansin nyo, guys, yung packaging niya ay ayan, resealable. So, kapag gumawa ka ng isa, pwede mo siyang isara ulit. And by that, guys, hindi magiging madumi. Parang hindi ka papasukin ng mga alikabok, ng mga bakterya, ng mga kulisap na pwedeng ika-contaminate ng ating mga napkin. So, etong napkin din natin, gawa sa food foil and meron siyang expiration date. Dahil nga ito ay food grade. So, ayun. So, pinaalis muna natin yung mga gulong ba. So, tayong mga kababaihan kasi, sa mga kalalakihan, kung hindi nyo alam, kami mga kababaihan, ang hinahanap naming napkin ay, number one is, kung komportable ba kami gamitin yung napkin namin. And number two, kung nakaka-absorb ba yung napkin na ginagamit namin. Number 3, mamaya, share ko na lang yung advocacy ng company. Pero, yung dalawang yon yung mostly, hinahanap ng mga kababaihan sa napkin. Yung number 1, absorbency. And number 2, comfortability. So, gamitin natin ito guys. Itong day pad natin. So, sabi ko nga kanina, ang packaging, ang ginamit na packaging ay food foil. Resealable siya. So, kapag kumuha ka ng isa, pwedeng isa lang ganyan. Kahit saan mo ipatong guys yung pinagkuhanan mo, hindi siya maaalikabukan, hindi papasukan ng kung ano-ano bang insekto at mga bagay na maaaring makapagpadumi dun sa napkin natin na lagi natin ginagamit monthly. So, isa yon sa nagustuhan ko dito and uulitin ko lang, meron siyang expiration dahil ang ating napkin ay food grade. So, kukumpare ko lang tong mga napkin sa labas dito sa Superbklean ng Longrich Philippines. So, madaming brand sa labas. Ito kasi yung nabili ko na pwede natin ikumpara dito. So, kung nakikita nyo, yung sa kanila, di ba plastic na kapag binuksan mo, hindi mo na maisasara kapag kumuha ka ng isa. Tapos, kung mapapansin niyo guys, open na siya. So, usually, kapag nagkakaroon tayong mga kababaihan, saan ba natin nilalagay yung mga napkin natin? So, usually, sa bag natin, ano bang mga laman nun? Kung ano-anong mga abubot like susi, mga makeup, mga cellphone, notebook, kung ano-ano pang mga bagay na. Siyempre, alam naman natin madumi. And alam natin na kapag paborito mo yung bag, hindi yun nalalaghan. And take note guys, etong napkin na to, monthly natin ginagamit. So, ang daming mga kababaihan na nagkakaroon ng sakit. Dahil pala sa mamaya, dyan. Matatakay natin yung mamaya. So, etong napkin namin, 360 degrees vacuum sealed. And kahit nasaan mo ilagay, lamu-lamukusin na ganyan, hindi siya na deform. Ayan, 360 vacuum sealed. And sobrang nipis niya. So, itabi muna natin. Ayan.
So, yung napkin natin, may wings. Yan. I-test natin, guys, kung yung comfortability and yung absorbency niya na hinahanap natin mga kababaihan. So, brand X and brand Y na lang natin. By the way nga pala, kung mapapansin ninyo, diba, ito ay may pandikit para kumapit siya sa mga underwear natin. So, yung ginamit dito, guys, ay yung ginamit na pandikit ay na white rugby. So, meron siyang chemical na kumakapit sa mga ano natin. Umuulog. Dito rin sa kabila, etong brand Y natin. So, same din. Kulay white yung kanyang pandikit. So, white rugby ang tawag doon. And yung sa atin, hindi natin nag-discuss kanina. Food gum. So, food. So, usually kapag pinapakita o sinishare ko to guys sa mga kababaihan, ang pinapagawa ko is pinapahipo ko yung napkin. Yes, pinapahipo kasi nga, number one, kung comfortable ba yung napkin na ginagamit natin. And, ayan, usually, ang nasasagot nila, okay naman, is smooth, yun nga lang, magkakaiba ng texture. Yung iba, baku-baku, makapal. And, parang may maaligas-gas na hipo. Yung iba naman, madulas. Ayan. At yung iba naman, sinasabi, cottony. Pero, sa ngayon, ayan, eto, medyo makapal na baku-baku. Eto namang isa ay smooth na manipis. Flat. Flat. So, pag tinatanong ko, alin ba ang mas gusto mo dyan na mas smooth, mas komportable sa palagay mong suotin, usually, etong gitna yung pinipili nila, which is etong ang Superbklean natin. So, number two, itest natin yung, ayun, number one, kung alin ang mas komportable sa palagay nila, and eto yung pinipili nila. And number two, itest naman natin yung absorbency ng ating napkin. So, each pad ay lalagyan ko ng 50 ml dahil according sa mga mas may nakakaalam kesa sa atin, ang mga kababaihan daw ay naglalabas ng 30 to 80 ml every menstrual cycle. So, hindi naman pare-pareho ang inilalabas ng mga kababaihan. May mahina, minsan may mga hindi pangalinalan yan. And yung iba naman, sobrang lakas nila mag-mins. So, para average, guys. So, para average, lalagyan lang natin ng 50 ml. So, yan. Lalagyan lang natin ng 50 ml yung ating mga napkin. Dahil nga, sabi nila, ay para average na. So, trivia lang din na alam nyo ba na ang napkin natin ay perfect breeding ground ng bacteria. Why? Kasi kulob, mainit, tapos basa. So, no wonder, oo nga naman. So, maaari siyang pagbahayan ng mga bakterya. And, alam nyo ba na maaari nyo pala yung reason, isang reason bakit nagkaka-UTI, dysmenorrhea, myoma, and or cervical cancer yung mga kababaihan. Dahil pala dyan, bakterya. So, maduming dugo yung inilalabas natin, tapos babad pa tayo sa mga may mga bakterya at saka chemical. So, isa pala yun sa rason. Maaaring isa sa rason, guys. So, kung makikita ninyo, each napkin ay nilagyan natin ng tag 50 ml. So, yun. So, bawat napkin, lagyan natin ng tissue. Ayan,
yan. So, usually din, pinapahiko namin sa mga kababaihan yan. And, syempre, tayong mga kababaihan, hindi naman 24 hours na meron tayo nakatayo lang tayo ng nakatayo. So, tayo guys ay umuupo din. And, ito yung feeling ng mga kababaihan kapag umuupo sila. Lalo na kapag sobrang basa. Sobrang lakas ng menstruation natin. So, yun. Napakasimple lang ng aking pagkakahipo. Pero, kung mapapansin nyo, itong brand X and brand Y ay sobrang basa. And, etong isa, nakita niyo naman. So, yung kamay niya kasi, basa. Nilagay niya dito kaagad. Pero, kung makikita ninyo, kahit kukukin natin yan, ng ganyan, hindi siya ganun ka basa. So, yun. So, eto guys, galing lang sa kamay niya. Yan. Pero, kung makikita niyo, compare pa rin dun sa dalawa, sobrang basa ng dalawa and etong isa ay tulo. So, dun pa lang nung nakita ko guys tong demo na to, na-amaze na ako. And, lalo na nung diniscuss nila yung advocacy ng company ng Longrich kung bakit kailangan ito ang gamit ng mga kababaihan. So, unahin na natin tong brand X guys. So, hindi ko na rin babanggitin kung anong brand to. So, ito ay merong tatlong layer. So, yung first layer niya ay, sabi nila, cotton. Ayan, synthetic. Number two, yung pang-absorb nila ay, sabi din nila, cotton. Pero kung makikita natin, mahimulmol, diba? Dahil ito ay papel. So, mamaya papakita ko sa inyo kung bakit ko nasabing papel. And, meron silang gel. Kung makikita nyo, ito yung mga nasa diaper din ng mga bata, guys. Ayan, yung gel. Ang tawag dito ay industrial gel. So, kung may nakikita kayong mga bagong, may binibili kayong bagong bag at saka bagong sapatos, diba meron doon mga maliliit na pouch na nakalagay doon, silica gel. So, eto din yun, industrial gel. Ano bang nakalagay doon, guys? Do not eat, throw away, kasi it's poisonous. Eto yun. So, bakit ba inilagay? Maganda naman yung gamit noon to absorb yung moist at saka ma-absorb yung kanyang bad odor. Kaya lang, ginagamit natin to guys, sa maselang part natin every month. So, dun pa lang, may iisip mo na, ang sakit yung ginagamit. So, tapos, nabanggit ko nga kanina na nasa diaper siya. So, di ba kayo nagtataka yung mga baby, kahit nag-atas pa lang yung iniinom nila, nagkakaroon sila ng UTI, gatas lang yung iniinom nila. So, dun pa lang, may iisip na natin na baka nga dahil dito. Dahil dun sa mga materials na gamit dun sa ginagamit ng mga baby at saka ng mga kababaihan. Tapos, yung last layer nila guys, so, plastic. So, kapag plastic, mainit, kulob, may madumi, bumabalik sa sistema natin yung chemical na ginamit dito. And, kung mapapansin nyo, white nga pala to guys, diba? White siya. White yung ating mga napkin. So, isipin nyo, yung bang company na to ay uputol pa ng bagong puno para lang ilagay dito. So, definitely hindi. Kasi, for sure, mga ginamit dito ay recycled paper na lang. Na ginamitan din ng bleaching process na ginamitan ng sangkaterbang chemical. So, yun. Bakit ko nasabing papel? Mamaya, papakita ko. Tatabi lang natin to. So, ganun din itong isang brand natin. So, plastic yung kanyang last layer. Andamin niya rin gel. Ayan, yan yung taga-absorb ng bad odor, ng moist. Kaya lang, poisonous.
And ayan. Synthetic cotton. So kung meron nakikitang problema, merong solusyon yung company na Longrich. Pero kung ayaw, i-discuss ko and i-share ko sa inyo. So advocacy ng company na ilayo tayong mga kababaihan sa possible na sakit. Like yung ang nabanggit. Ayan, meron tayong locking system, two-way street locking system. So kahit natuktukin, hindi siya nakakatagos. So ito yung may premium cotton pa din sa gitna na nakapaikot. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyong cotton kanina. So ang totoong cotton, guys. Ayan, kahit ikanaw-kanaw mo dyan, hindi siya natutunaw. Ayan, kasi pure cotton siya. Unlike dito sa kanina, kuha lang tayo ng sample. So yun. So eto guys. Ayan, tuloy lang natin. Naputol kasi yung video natin. So eto nga. Ayan, kapag ginanyan mo, tunaw na. Tunaw. At saka naghihiwalay siya. So tuloy na lang natin. Meron din kaming absorbing material at tinatawag namin itong food gel. Last layer namin, guys. Hindi ako nang tanggal. So, hindi ito mama. So, kung mapapansin nyo, pa ikot-ikot yung kanyang cotton. Kaya, sobrang protected. And, yung last layer namin, ito yung tinatawag namin breathable film, kung saan maraming butas-butas yan na air can pass through, pero yung tubig, hindi. Kaya, sobrang press ko niyang isuot. And, bukod doon, sobrang dali lang niyang mabulok. Okay, so kahit na itapon mo lang dyan, after 1 week, 2 weeks, mabubulok na siya. Unlike dito sa gamit ng ibang brand, baka patay na yung gumamit, pero yung ginamit niyang napkin, hindi pa nabubulok. Diba? So, ganun siya ka-worse, guys. So, ito nga pala, can absorb. Marami pa tayong natira dito. Siguro may 100 ml pa. So, tingnan natin kung kaya niya pang i-absorb. Guys. So, iwan lang natin dyan. Yes. Clean, so, yun. Clean. Ano pa ba yung pwede natin i-share? So, yun guys. So, nung unang kita ko dito sa napkin na to, sobrang hindi na ako nagdalawang isip na mag-avail. And bukod sa pwede ko siyang gamitin, pwede ko rin siyang inegosyo kasi 70% ng population or 70% kaya niyang nakababaihan i-cater ng ano na to, ng product na to. So, dun pa lang naisip ko, pwede ko na rin siyang pagkakitaan. Tapos, sa mga kalalakihan naman, since hindi niyo siya nagagamit, mas magaling kasi yung lalaki pagdating sa negosyo. And connected din naman kayo sa mga kababaihan, meron kayong nanay, kapatid, pinsan, girlfriend. So, pwede nyo itong i-share guys para i-aware na rin sila sa mga material na gamit yan sa nabibili natin sa labas. And kung paano ba sila pwedeng i-protect nito. So, kung mapapansin natin guys, inabsorb niya pa yung 100 ml natin na natitira. So, ganun siya ka. Ganun siya mag-absorb. Kung nagustuhan nyo itong video na to, don't forget to like, to share, and to subscribe na rin para hit nyo na rin yung notification bell. Thank you so much for watching. Bye! Bye-bye!